Gagi, tara na, magbike na tayo. Tagal na natin hindi nagbabike. Puro na lang tayo hilata. Hindi na tayo nakakapag long ride ah. Yung huling ride ko, ito lang, nag-EDSA lang. Balik tayo sa pagbabike, Gagi. Kaya ngayon, ito, isang araw lang ang gap natin. Isang araw sa EDSA. Tapos ngayon, akyat naman tayo na ang Antipolo. Dito tayo dadaan sa Commonwealth. So mula dito sa Nova Leaches Bayan, babagtasin natin ito buong kabaan ng Commonwealth Avenue. Tignan na rin natin kung ano mga pagbabago dito sa Commonwealth. Kasi tagal natin di nakapadyak dito eh. Para may experience nyo rin, kamusta ba ang padyak dito sa Commonwealth ngayon 2023? Dati, nung kasagsagan ng pandemic din, madalas tayo rito. Parang maalog yata yung ano ko ah, yung sabitan ng GoPro ah. Bumili ako ng sabitan ng GoPro, yung Telesin. Yung, ang tawag dito? Kalimutan ko. Pero yan, yung gamit natin ngayon. Parang okay siya eh. Nakita ko kila Sir Noel gamit. Kaya lang, ngayon gamit-gamit ko na, pagka may lubak tumatalbog. Kaya hindi natin malalaman kung anong resulta mamaya pa pagka... Ito ngayon, makikita nyo. Sira. Nawala yung buwelo natin. Buwelo dapat yun, lusong tapos ahon. Kaya lang, meron tayo kasalubong. Gumagalaw-galaw yung pagkakakwintas na itong ano, telesim. Sana okay lang sa video. Andito na tayo sa Regalado. Ito ang simula ng Commonwealth Avenue. Pagka rito wala pang bike lane. Doon pa magsisimula ang bike lane sa Maylitex. Makita natin kung ano pagbabago naman dito. Noong nakaraan nagbike tayo sa EDSA, kinamusta natin yung mga bike lane doon. Okay naman, as is pa rin yung mga kinabit nilang bike lane nung pandemic. Ngayon, ito naman, titignan natin Commonwealth. Tsaka tingnan din natin sa Marikina. Kasi dadaan din tayong Marikina, papuntang Antipolo. Tapos sakit na sumulong. Dito na tayo sa Litex. Dito nagsimula ang bike lane sa Commonwealth. Kita nyo, maayos-ayos dito. At yung mga jeep, iniwasan nila kahit pa paano yung bike lane na yan. Ginawa nilang terminal itong part na to. Pero buti nilang iniwasan nila yung bike lane. Kaya di natin kailangan mabas doon sa Commonwealth mismo. Itong part na to ang ano eh, kontrapelo ko sa Commonwealth kapag walang ensayo. Dahil paahon to. Medyo mahaba-haba rin. Kung mga 200-300 meters na siguro mga 8% gradient. Ayun ako, may harang na. Kailangan na natin umiwas. Bukan natin bumalik. Mas masikip na. Yung banda rito lumuwag na kasi wala dito yung mga pasahero eh. Banda rin sa unahan sa may Fairview Market. Doon may overpass. Marami pasahero, malamang doon magsisikip na naman. Oh, ayun na nga. Nandito nakaparado yung mga van, oh. Tsaka jeep. Dito sa tapat ng Fairview Market, alam na natin to. Ginawa ng parking yung park na bike lane dito.
Kaya doon tayo talaga sa kalsada mismo. Ano, kitang-kita, walang daya. Itong unang part, may ano, construction na ginagawa. Tapos banda rin naman sa unahan, ginawang parking ng taxi tsaka ng mga private vehicles. Ayun, yun yung dapat na bike lane eh. Actually wala, wala palang bike lane doon. Parking lang talaga yun. Whoop! Paglalampas itong Sandigan Bayan, ang alam ko mas maayos ang bike lane dyan. Mas maraming barikada, tsaka hindi na napaparadahan ng ganito. Gagaya na ito, naging parking niya na yung ano, yung bike lane. Ayan pa, mga motor. Ayun pa. Ito na, approaching na tayo dun sa bike lane na nilagyan nila dati ng mga barkada. Meron pa ba? Parang wala na yata. Kaya ito, itong part na to, tingnan nga natin, mabibigo ba tayo? Mabibigo! Ayun, meron pa. Meron pa rin pala, akala ko wala na eh. Hindi ito ha, hindi yan. Ayun o, sa unahan, yung padireksyon ng Ever Commonwealth. Mukhang marami na tinanggal na barikada. Mukhang pwede na rin dito yung mga jeep. Dati ayun, nakikita yung may dalawang na pintura na yan. Puro barikada yan. Ngayon, tinanggal na yun. Approaching Don Antonio na tayo, yung katapat ng Ever Commonwealth. Hindi lang natin makikita dito yung Ever Commonwealth kasi naharangan nung, ano, nung release. Yung pader na yan, release yan ng MRT. Nasa likod niyan yung Ever Commonwealth, yung parang Disneyland. Tapos katapat niya, Don Antonio. Station dito ng MRT oh.
luwag ng Commonwealth, oh. Kita niya yung luwag na yan, gagi, nagka-traffic pa rin dyan. Pagka umaga, rush hour, etong area na to, napupuruto ng mga pasahero. Tapos hanggang sa gitna, nasasakop yan. Pero ang luwag naman niya, kita nyo. Approaching Tantang Sora na tayo. Yung mga matagal nang umalis dito sa Tantang Sora, ang sikat na landmark dito nung araw yung Tantang Sora flyover. Matagal nang giniba yun dahil dyan pinadaan yung release ng tren. Dahil pupunta tayo ng Antipolo, hindi natin didiretsuhin itong Commonwealth. Nakikita nyo yung flyover na yan, sasampa tayo dyan. Papunta rin sa kaliwa, sa papuntang UP Diliman. Nakasampa rin tayo sa flyover. Medyo nahirapan tayo maglakad dito sa baba kanina. Ang dami nating kasalubong na bisikleta. Tignan mo, ganoon ka tayo kanina, oh. Ang sikip ng kalsada, tapos ang dami kasalubong ng sasakyan, mga tao naglalakad. Akay tayo din. Diliman na tayo. Ang lapit lang pala ng UP Diliman galing Novaliches. 13 kilometers lang. Andito tayo sa likod ng UP Diliman. Etong pader na puno ng graffiti. Traffic na, papuntang Katipunan. Buti na lang sa part na to ng UP Diliman, meron tayo space dito. Hindi tayo kasama roon sa main road kung saan siksikan ang mga kalsada. Ito, solong-solo natin. Ayun, nakikita natin sa kabila na yun, yan ang UP Town Center. Ito namang nasa kanan natin, parte na ng UP Diliman. Minsan dyan tayo magbabike, mag-iaya ride ako, ikot-ikot tayo sa loob ng UP Diliman. Ayun na, dito na tayo sa Katipunan. Labas tayo ng konti sa bike lane at may pedestrian. Tsaka doon banda unahan may motor, eh. Ayan, tapat natin yan, Arenaeo, Ateneo de Manila. So dire-diretso lang tayo dito hanggang doon sa may flyover. Tapos sa ilalim tayo ng Katipunan flyover, kakaliwa tayo pa kita ng Antipolo.
approaching Aurora Boulevard. Kanan yung papuntang Cubao, dito tayo sa kaliwa, sa papuntang Antipolo, papuntang Marikina, pababa ng SM Marikina. Si Kip. Bagong building to, dito sa Katipunan. Timing, rush hour, nakasabay natin yung mga nagba-bike to work ng mga kapadyak natin. Ang dami natin dito. Kaya pala masikip dun. One lane lang ang umuubra dito sa papuntang SM Marikina. May ginagawa, kitang-kita, walang daya. Kapot pa tayo si Master. Kaya pala huminto kanina ro sa unahan natin. Umunot ang cellphone. Sa Santolan Station ng LRT 2A. Ito na ako. Nadami ng mga LRT. Nadami ng mga pinakalit.
Grabe, first time kong dumaan dito ng ano na, gantong oras. Ganto pala kabisi itong lugar na to kapag kahapon, pag rush hour, sa may Ligaya. Dami! Ang dami pa ng tao rito. Approaching na tayo. Konti na lang, mas inag na eh. Ayun no, parang EDSA rin. Tuwing nadadaan ako rito, umaga eh. Konti ng tao. Ganto pala itsura paghapon. Tayo sa APT Studios. Lumuwag din kanina, ang sikip, grabe, nagulat ako ron. Parang EDSA yung ano. Actually, mas masikip pa sa EDSA yung sikip ng kalsada rito. Kala ko dati nung napapadaan ako rito pag nakikita ko maluwag, kala ko, sabi ko, sobrang luwag. Kaya palang maluwag ang kalsada rito. Sobrang daming pasahero tsaka sasakyan. Kita nyo, dinadaan-daanan lang tayo ng mga nakakasabay natin na nagpa-bike to work. Hindi pa tayo makapwersa. Lalo mamaya, sigurado magpaho ng antipolo. Marami tayo makikita na dadaan-daanan lang tayo doon. Yan, napapala, hindi nag-iinsayo. Ito, unti-untiin natin. Para susunod, medyo makakasabay-sabay naman tayo sa mga nakakasabay natin sa kalsada. Lalo na pagdating sa unan. Para hindi tayo nilalampas-lampasan lang. Ito, meron na naman. Nakita ko kanino sa likod ko. Lalampasan lang na naman tayo. Hup, ayun, no? Na mga nagbabike to it, sigurado palumpaluya mga yan. Ayun, traffic sa Masinag. May stoplight dyan eh. Dyan tayo kakanan, papuntang Antipolo. Pag dumiretso ka, yan papuntang Cogio. Tapos dire-diretso siya papuntang Marilake, Sierra Madre. Pag kumaliwa ka naman, papunta yan sa Marikina. Minsan nag-shortcut tayo dyan pagpauwi. Ang pupuntahan natin dito sa kanan, Pakyat ng Sumulong. Pakyat dun sa may Padis Point. Uy, shoutout pala sa mga kaibigan natin sa Padis Point. Sila Sir Mike, Sir Paolo, Justin, Boss Vince, at lahat sa inyo dyan sa Padis.
Time check, 5:45. 5:45 tayo nagsimulang pumadyak dito sa Sumulong Highway. Tsatsari-tsariin lang natin to. Ay, nakagano pa lang. Nagpapabalik ang hindi pa lang tayo. Kaya walang pwersa-pwersa rito, relax lang. Ang importante, nakakapadyak tayo paunti-unti. Nauuhaw na ako. Wala akong baon tubig eh. Mula nung nag-ride out tayo sa Robaliches hanggang dito, hindi pa tayo huminto. Medyo nakakapagod din. Kailangan ko huminto muna para bumili na mainom. 23 kilometers din hanggang dito sa sentro. Eh pagkalampas itong sentro, magsisimula ng dahan-dahan umahon din eh. Tapos dire-diretso na hanggang doon sa Padis Point. Kaya, hindi muna tayo. Pahinga tayo sa overlooking. Sa vlog ha? Makasanganin pagkasama si Ian ha? Mabenta ka agad yung bike niya. Makakapot-pot tayo nandito. Tayo galing! Marikina! Ayun! Nakapag-merienda na tayo. Pero pa tayo nakita mga kapot-pot. Ito, tsatsaniin lang natin to. Hanggang makarating tayo sa taas, easy-easy lang tayo, darating din tayo doon. Itong ahon ng Sumulong, banayad lang to. Meron pa isang taong paakyat ng antipolo doon naman sa kabila, sa tiklin. So mas maiksi yun, pero mas matarik ang ahonin doon. Ito maganda pag gumahong ka rito ng hapon. Hindi masya, wala nang araw, so hindi mainit. Saka konti na nakakasabay mong siklista. Hindi masyado nakakahiya. Ayun, may tumuhog na naman. Ang dami na rin lumampas sa atin. Tayo easy-easy lang. Maintain lang natin ang pace natin. Ayun, nagkaroon din ng recovery sa
College of San Benildo Rizal. Medyo pahinga tayo dito ng konti. Pero pagtapos na, dire-diretsong panayad na ako na ulit na hanggang doon sa may Padis Point. Tapos lusong ulit. Ano na yan, rolling hills, papunta rin sa Hinulugan Taktak. Ensayo, ensayo! Kailangan magpalakas ulit. Dinadaan-daan na lang tayo na manakasabay natin. Sasakyan. Umipi na sa bike din, nakakabulisit eh. Alam yung mga motor, kahit walang kasabay na sasakyan, nandito sa gilid natin, umipi na. Malapit na tayo sa Padis Point Antipolo. Itong nakikita natin na ito na mga puno-puno, Alpadis compound pala yan. Sa loob niya may laruan ng paintball. Saan kami nagpunta nung nakaraan, i-invite kami ng mga taga-Padis. Naglaro kami, ako, si Batman, si Doc, Sir Noel. Naglaro kami ng gacha o yung paintball, paintball wars. Dito pala yun, sa likod ng bakura na to. Meron pa isang compound dyan sa loob. Ah, ito yung gate na yun, Alpadi, Alpadi Estate. Na sa loob niyan, lulusong ka ron sa baba, babang baba, masukal. Tapos andun yung battlefield. Yung Padis Antipolo. Shoutout kay Ma'am Riz ng Padis Antipolo. Ah, pagdating dito sa taas, marami ang restaurant. Ay mga nasa gilid na, maganda dyan dahil overlooking ng Metro Manila. Kaya magandang pwestuhan yung mga yan. Tapos dito sa taas mas maganda, cloud na yun, yung taas na no? Mas magandang view, mas mataas eh. Sir! Tebe! Hi! Sir! Thank you, thank you! Ayan, Team Migret! Team Migret po! Diyan pagtsaklaan. Sila 'yon. Shoutout sa Lourdes School Mandaluyong. All brothers. Tsaka shoutout kay Sir Ian for power. Shoutout sa Team Taktak. Ayun, natapos na 'yung mga ahon natin sa Rolling Hills. May nakasabay pa tayo mga taga-Pasig. So, okay sa atin papunta dito sa may simbahan. Konti-konti na 'to, lusong. Tapos ano, pwede tayo magpahinga. Eh, lusong na 'o. Kala ko sino. Katrabaho ko pala ito dati. You know. Nakita rin tayo. Ayun na, ito, tumbok na nito yung ano, Antipolo Church. Dire-diretso pag bungad na makikita natin yung ilaw. Ayun, ito sa... Ito pala, may misa, no? Tapos sa loob may park.
Yo, syempre pag nandito tayo sa Antipolo, dadaan tayo dito sa Pasalubong Center kay Ate Noemi. Kaya ayun na, papaba na tayo kasama pa rin natin dati mong katrabaho sa cyber. Shout out sa ibang mga taga cyber. Erwin, boss Robert. Ano na? Yo, pauwi na tayo. Isang mahaba-habang lusong to. Pero maya-maya pa yung lusong na yun. Dahil pagkagaling dito sa Antipolo Public Market, may mga ahonin pa to. Yung mga nilusong natin kanina. Kaya konting painit muna. Tapos dire-diretso ng lusong. Ay, salamat. Nakabalik na ng Pati Santipolo. At ito, dire-diretsong lusong na to. Ayahay na tayo. Yun, na-miss nyo ba? Rock music! Pasok! Lumusong sa sumulong pag gantong oras. Ay, sarap-sarap.
Ayun, halos tapos na yung lusong ng sumulong. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat sa pagsama niyo mga kapot. Maraming salamat sa pagsama niyo mga kapot po. Huwag kakalimutan mo ng kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay suswertihin! Na hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat!